Magandang buhay, mga kasimbahay! Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dalawa-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kaninuman. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan. Kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon, at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Nais ipangalan ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay dapat nakatutok sa paglilingkod at hindi sa material na bagay. Bakit? Dahil ang Diyos ang bahala sa kanilang pangangailangan. Kinakailangan man ang mga bagay na nabanggit, pera, bag o sandalyas sa pagmimisyon, ang nais ni Jesus ay maging malaya ang puso nila upang maipalaganap agad ang magandang balita sa sangkalupaan. Hindi lang sa 12 ipinagpapatungkol ni Jesus ang paalala. Ito ay sa lahat ng mga binyagan. Dapat nating pagtuunan ng pansin ang pagtupad sa kalooban ng Diyos upang tayo'y patuloy na maisaan nyo kay Kristo sa kabila ng ating mga pagkakasala. Ang Diyos kay Kristo Jesus ay handang dumamay sa atin at nagnanais sa pamamagitan ng Espiritu Banal na tayo'y dalhin sa pakikibahagi sa kanyang buhay. Pagsasagawa. Ikinakabit ko ba ang aking kaligayahan sa pamimili ng mga gamit na pawang pansarili lang? Paano ko maibabahagi ang aking sarili ngayon?